Iniulat na isang source na inutusan umano ni US President Joe Biden ang US Navy na kumprontahin ang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea upang matigil na ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa nasabing karagatan. Ayon sa report ng Pentagon, sinabi umano ni Joe Biden na panahon na para labanan ng Estados Unidos ang mga ginagawang panghaharas at panggigipit ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na hindi na umano tama ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea at balak nila itong pigilan sa pamamagitan ng pagdideploy ng mga warships sa lugar. Sinabi niya na pinag-aaralan na ngayon ng Pentagon ang pagdideploy ng karagdagang barko sa West Philippine Sea at plano din nila na permanenteng i-deploy ang kanilang mga warships sa Palawan upang madali itong makapagbigay ng tulong kung sakaling magkakaroon ng anumang insidente sa nasabing karagatan. Ito ay matapos iniulat na maaari umanong humingi ng karagdagang access ang Estados Unidos sa mas maraming military base dito sa Pilipinas sa ilalim ng isang joint defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa ayon sa hepe ng US Indo-Pacific Command. Dinagdagan ng gobyerno ng Pilipinas ang bilang ng mga base na pwedeng gamitin ng US military mula sa 5 hanggang sa 9. Isang hakbang na ikinagalit naman ng China na kung saan nakikita ang arrangement na ito bilang provokatibo at magtataas din ng tensyon sa rehiyon. Sinabi ni Admiral John Aquilino na napag-usapan niya at ng hepe ng Philippine military na si Romeo Brunner ang pagpapalawak pa ng bilang ng mga base na maaaring ma-access ng mga US forces sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sinabi niya na gumawa sila ni General Brunner ng mga rekomendasyon sa kanilang mga senior leaders na ikonsidera ang pagkakaroon ng mga karagdagang military sites sa Pilipinas. Ngunit binigyang diin niya ng US ay mag-ooperate lamang sa bansa sa imbitasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Ang mas malapit na pakikipag-ugnayan ng US military sa Pilipinas ay nagdulot ng pagkabahala sa China dahil sa interest nito sa South China Sea, habang ipinapakita din ng Washington ang malakas na suporta nito sa isla ng Taiwan. Sinabi ni Brunner na ang layunin ng EDCA ay para mas mapahusay pa ang mga ginagawa nilang pagsasanay kasama ang mga US troops, lalong-lalo na ang kanilang humanitarian at disaster response, at iginiit ng hakbang na ito ay hindi nauugnay sa mga banta sa seguridad sa rehiyon. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na kinumpronta umano ni dating Chinese President Hu Jintao si Xi Jinping dahil sa mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng Chinese military sa Taiwan Strait at South China Sea. Sinabi ni Hu Jintao na dapat umanong unahin ni Xi Jinping ang ekonomiya ng kanilang bansa dahil kasalukuyan umanong nahaharap sa isang malaking krisis ang China at dapat magsagawa si Xi Jinping ng mga hakbang upang mapalago muli ang kanilang ekonomiya. Isiniwalat din ni Hu Jintao na maraming miyembro ng Chinese Communist Party ang kumukontra sa mga polisiya ni Xi Jinping, lalong-lalo na ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa South China Sea dahil natatakot umano ang CCP na baka mahalintulad ang kanilang bansa sa Russia. Naniniwala naman ang mga eksperto na patuloy umanong tumitindi ang tensyon ngayon sa loob ng Chinese Communist Party dahil sa kapalpakan ni Xi Jinping na maibalik ang sigla ng kanilang ekonomiya matapos ang pandemya. Iniulat ito matapos matapang na sinagot
ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang komunistang bansa laban sa claim nito na ang grounded na Philippine Navy ship sa Ayungin Shoal ay maaaring magdulot ng isang malaking pinsala sa marine environment sa lugar. Sinabi ni Chodoro sa isang pahayag ng statement ng China na nagsasabi na ang grounded na BRP Sierra Madre ay naging sanhi na isang malaking pinsala sa Ayungin ay isang hypocritical dahil ang komunistang bansa umano ang totoong sumisira sa mga bahura sa West Philippine Sea. Idinagdag niya na patuloy na sinisira ng China ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng illegal na mga reclamation activities nito sa nasabing karagatan. At ito ay isa umanong paglabag sa international batas batay sa naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. Muli namang nanawagan ang Chinese government sa Pilipinas na alisin na ang kinakalawang na BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal at itinanggi nito na mayroon itong pananagutan sa pinsala sa mga coral sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na kung tunay na nagmamalasakit ang Pilipinas sa ecological environment sa South China Sea, dapat nitong tigilan ang paglabas ng maruming tubig sa karagatan mula sa BRP Sierra Madre at huwag hayaan na magdulot ito ng malaking pinsala sa lugar. Ngunit sinabi ni Chodoro na mga ipinapakalat na propaganda ng Chinese government ay nagpapatunay lamang na hindi ito dapat pagkatiwalaan ng mga Pilipino at lalong-lalo na ng buong mundo.